So, hi guys, gagawa ako ng dessert. Meron tayo ditong dark chocolate with sea salt and yung British blackberry. Ayan. Frozen. Meron tayong Greek yogurt, banana, and chia seeds. Ayan. Kasi pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung process ng dessert na gagawin ko. This is different from the previous one I made. The one which is the sort of like a pudding. Ano to? Para siyang bites. Gagawin ko siyang bites. And coated with dark chocolate sea salt. So, ang una kong gagawin is lagyan ko ng chia seeds. 1 tablespoon ang Greek yogurt. So, ayan. 1 tablespoon. And then, i-mix up natin siya, nilagay sa fridge. Kasi, palakihin natin yung chia seeds bago natin gawin siya. Like, ice cream. Ayan, i-fridge muna natin. So, ilagay muna natin siya dyan ng mga 2 hours. Bago natin i-mix yung diced banana and yung blackberry. Much better sana kung merong strawberry or raspberry, kaso ubos na. Kaya, eto lang muna. Yung British na blackberry. Fresh na fresh talaga siya, no? Mmm! Sarap! I-ano natin siya mamaya, mix sa diced banana. At saka yung Greek yogurt with chia. And then, i-harden natin siya sa freezer and then i-coat natin siya ng dark chocolate. Gawin ko siyang bites. Ayan guys, itong ginawa ko kanina na Greek yogurt and yung chia is ayan, nag-ano na siya. So, i-mix up na natin siya sa ito, hiwain ko ng hati lang. And then, i-dice ko yung banana. I-mix natin dito. And then, ilagay natin sa parchment paper mamaya. And then, tomorrow, pag tumigas na siya, i-coat natin siya sa dark chocolate with sea salt. So, ayan, ginawa ko siyang ganito para hindi siya yung may bite siya, konting bite. So, ayan, ang banana na gagawin natin. So, ito na yung banana, dinice natin siya. So, i-mix na natin yung Greek yogurt and chia seeds. Ayan. Ito kasi medyo asim-asim. So, pag na-freeze na natin siya, ilagay natin dito. Tapos may dark chocolate melted. Balutin natin. Nag-contrast yung tamis and asim and salted. So, i-mix natin. So, ayan na. I-mix up na natin siya. So, ayan, na-incorporate na natin all. So, ilagay na natin siya sa parchment paper. Ayan. Bilisan natin kasi baka mag-melt na yung yogurt. Okay lang yung ganyang color dahil sa blackberry. So, ayan na guys. Ilagay na natin siya sa freezer dahil baka mag-melt na yung yogurt. So, that's it. Then, tomorrow, i-melt natin to and balutin natin siya sa dark chocolate. O, diba? Healthy na. Healthy kaayo ni siya. That's good for us, for our body, guys. Especially sa gut natin. Na hindi siya gaano pang frozen, but na nagkikrabe na ako. So, ayan, yung banana. So, ididip ko na siya sa chocolate. I-try ko lang yung isa. So, ayan. I-try na natin. Guys, ang sarap.
Ang sarap, sarap. Promise. Dapat yung buo coated siya, pero hindi ako makapaghintay kasi matutunaw na siya. Sarap, promise. Ayan. Isa pa. Yummy. Okay, so. Try natin uli. Third time. Sarap. Sarap, promise. This is the second time. I mean, four times. Itry ko na naman uli. Ayan. Ayan. Try ko, guys. Sarap. Look at that. Guys, gawin nyo to. Super, super yummy. Healthy. Sarap. Tingnan mo yung banana tsaka yung blackberry. Super duper sarap. Ang sarap, guys. Kasi kain ka ng ice cream, unhealthy. Nag-contrast yung Greek yogurt na medyo sour sa dark chocolate. Sarap. Actually, itong dark chocolate, minix ko siya ng 70%. Tsaka yung salted. Tingnan mo yung mga fruits. Masarap to kung lagyan mo ng madaming fruits like strawberry, raspberry, banana, avocado, yan. Then Greek yogurt and chia.